Magandang umaga po muli sa inyo. Ang akin pong bahagi ay ipakilala ko sa inyo ang babae sa likod po ng malaking gawain ito ng Panginoon. Walang iba kundi po yung gawain natin sa Central Luzon Conference. Ang atin pong magbibigay ng words of encouragement mula sa banal na kasulatan ay walang iba kundi ang isang babae na nasa likod po ng ating presidente ng ating Central Luzon Conference. Siya po ay sa kasalukuyan ay isang profesor ng IAS po. At siya po ang namamahala sa IAS online studies po. At sila po ay may virtual campus. Ibig sabihin ay mayroon silang eskwelahan sa online. At siya po ang namamahala sa tungkol sa edukasyon, theology, at sa business, mga edukasyon po na nasa online. Sa umaga pong ito, ang atin pong tagapagsalita ay hindi lamang po educator, siya din po ay isang mother ng dalawang sinasabi nating mababait na mga anak, isang babae na malapit ng maging doctor of dentistry at isang lalaki na malapit na pong maging doctor of internal medicine. At siya din po ay isang babae na inspirasyon at asawa ng ating presidente ng Central Luzon Conference. Nais ko pong samahan niyo ako sa pag-welcome sa ating visitor. Ang atin pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Dr. Lenie Tarosa Casimiro. Atin pong iwagayway ang ating kamay sa pag-welcome sa kanya. Maraming salamat po, Dr. Lenie Tarosa Casimiro. Maraming salamat sa pagpapakilala, Dr. Lagarili. Alam ko pong marami sa inyo ang napapagod na sa pag-upo, napagod kayo sa paglakad kanina, ngayon naman ay sa pag-upo. Nais ko lamang po magbigay sa inyo ng kaunting exercise. Pag sinabi ko pong no to violence, sasagutin niyo po ako ng end it now, okay? At pag sinabi kong end it now, sasagutin niyo ng no to violence. Kapag sinabi ko pong God loves you, sagutin niyo po ako ng leave no one behind. Nakikita niyo po yan. Leave no one behind. Pag sinabi kong leave no one behind, sabihin niyo, God loves you. Okay? Exercise. Eto mga kapatid, no to violence. End it now. God loves you. If you will not leave anyone behind, it is because... Very good. Gising na gising pa. Yan, nakamerienda na kasi. Kanina, sabi ni Dektora Lagarili, bakit ba nakatayo ng lahat? Magmukha na tayong tiyangge. Okay. Ngayon naman po ay ating pagsalusaluhan ang pagkain na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Na ito ang kailangan natin, ito ang dahilan kung bakit tayo ay narito ngayong umaga. Mga kapatid, kung halimbawa ako ay gumawa ng isang bag, wala dito yung bag ko eh, naroon sa baba. Kung ako ay gumawa ng isang bag, ito ay pinaghirapan kong gawin. At pagkatapos, nung ibinigay ko sa inyo, ay inyong inapak-apakan at niyurak-yurakan, ano pong pakiramdam ninyo? Ano pong pakiramdam? Masakit? Ay narito po ang Panginoon, nilalang ang babae, ang tao. At pagkatapos aabusuhin natin, ano pong mangyayari? Ano kaya ang pakiramdam ng Panginoon? Siyempre masakit. Siyempre masakit. Nilalang ng Diyos ang tao, lalaki, babae, bata. Lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. Mahalaga tayo sa Kanya. At maliban sa pagkalalang sa atin, kinamatayan din niya tayo sa cross.
para tubusin sa ating kasalanan. Kaya nga may awiting tinatawag nating twice mine. Nilalang na, tinubos pa. So dalawang beses tayo naging pag-aari ng Panginoon. Kaya nga po, wala ni isa man sa ating may karapatan mang-abuso ng ating kapwa. Amen? Yes, amen. Alam natin yan sa Hinises. Ano po? Kaya nga, sinasabi rin sa banal na kasulatan sa Epeso 5:28-29. Mga asawang lalaki, mahalin natin ang ating mga asawang babae. Sabi sa kasulatan, gayon din naman, nararapat, ibigin ang mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan kundi kinakandili at minamahal gaya din naman ni Kristo sa iglesia. Kaya mga kapatid, mahalin natin. Ako'y natutuwa, narito may ilan tayong kalalakihan. Pakitaas nga po yung kamay ng mga kalalakihan. Yan, narayan. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Kaninang umaga, naulinigan ko yung mga kalalakihan. Bakit kayo narito? Ang sabi nung isa nating brother, kasi inaabuso rin kami. Narinig ko yun. Pero sa akin po ay iba po ang kahulugan ng inyong presensya dito. Kayo ay narito sapagkat sumusuporta kayo laban sa pang-aabuso sa mga babae at mga bata. Amen? Yes. Very good. Kaya nga, ang utos sa atin sa banal na kasulatan, there is a biblical mandate. Mamahalin natin ang mga kababaihan, ang mga bata, dahil sila ay weaker sex, madali silang maabuso. Mga kapatid, tungkol naman sa mga bata, dahil ang atin po ay no to violence against women and children. Ang mga bata, alam natin, ay special sa Panginoon. Sabi sa Matthew 18:10, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Yung po ay tumutukoy sa mga bata. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Yung palang mga batang ito, narito sa ating taas, sila ay may mga anghel. At ang kanilang mga anghel ay naroon, laging nakakakita sa Ama sa langit. Kaya mga bata, yan, nakikinig na sila, kayo ang may mga anghel, mahal kayo ng Panginoon na nag-iingat sa inyo, okay? Psalm 127 verse 3, ang mga anak daw natin ay mana mula sa Panginoon. At ang bunga ng buhay ng bahay bata ay kanyang gantimpala. So mga magulang, mga nanay at mga tatay, ituring natin. Yaman lamang na nabanggit sa Biblia na ang ating mga anak ay mga ano po, mga pamana sa atin ng ating Panginoong Jesus. Maliban sa biblical mandate, kanina ay narinig natin kay Senator Cynthia Villar na mayroon ding mandato ang gobyerno. Ano nga pong Republic Act yung sinabi niya? Republic Act number? Sino pong makasasabi yung nakinig? Sino pong nakakalala? Ha? Ano pong number? 9262. Okay. Ito po yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
Sa batas na ito, ang sino mang mahuli o nagsumbong man ng babae o bata na inaabuso ay mayroon pong kaparusahan sa pamahalaan. So may mandato ang Biblia, may mandato rin ang gobyerno para proteksyonan ang ating mga kababayang ito. Ang Republic Act 7610, ito naman po yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, marami pong batas. Tulad na nang tinalakay kanina ni Senator Villar, hindi ko na po palalawakin pa ang ating kababaihan at mga bata ay napoproteksyonan laban sa pang-aabuso. Ngayon, nalaman natin, hindi ko po pakakahabaan ang aking salita, na may mandato sa Biblia, may mandato rin sa gobyerno na ating kailangang alagaan ang ating mga kababaihan at mga bata. Ano ngayon ang ating gagawin? Paano natin i-exercise ang karapatang ito, mga kaibigan? Ang sabi sa 1 Peter 3:1, gusto ko po, pag-uwi nyo sa bahay, assignment. Teacher po ako eh, kaya may assignment ako sa inyo. Basahin niyo po ang unang Pedro, 1 Peter chapter 3, 1-22. Naroon po doon kung ano ang dapat gawin ng kababaihan para hindi kayo naaabuso. Ano po? Ano ang dapat gawin ng kababaihan para hindi naaabuso? Isasummarize ko lang naman po yung verses 1 and 2. Gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat na walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Tingnan niyo mga kaibigan, kung ang asawa man ninyo ay hindi kapanampalataya at nang aabuso, sa pamamagitan ng inyong ugali ay maaari natin silang mahikayat. Hikayatin natin sila kay Kristo sa pamamagitan ng magandang halimbawa. At sa mga kababaihang walang asawa, sa Tito 2:3-5, sabi dito na gayon din ang mga babae ay magiging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, no, ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. So mga kababaihan, bagamat may karapatan na tayo, we are mandated by the Bible, mandated by the government, may responsibility po tayo mamuhay sang-ayon sa banal na kasulatan para hindi po tayo nagiging biktima ng abuso. Sa ating pong mga anak, ang utos ng Biblia, do not provoke your children to wrath. Huwag natin sila, sabi sa Ephesians 6:4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi ano po, inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kung ang anak po ay nagiging suwail, marahil po nagkukulang tayo sa pangaral. Kaya nga po, tinuturo sa Biblia, turuan natin ang mga anak sa aral ng Panginoon upang walang bata na maaabuso. Sa aking conclusion, mga kapatid, sabi ko nga maiksi lang po ito, ang akin pong bilin sa inyo, ang ating mga anak, nakikinig ba ang ating mga anak? Yan, nakikinig sila. Hi! Hello! Okay. So mga bata, eto ang aking sasabihin pa sa inyo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon.
sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Okay? So mga bata, maging masunurin tayo sapalit meron dito mga kaibigan. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Bakit? Kapag inutusan ka ng nanay mo na magnakaw o inutusan ka ng tatay mo magbenta ng droga, hindi ka susunod dahil wala yun sa Panginoon. Okay? Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Okay? Sapagkat ito ay matuwid. Hahaba ang inyong buhay. Walang batang maaabuso kung kayo ay masunurin. Diba? At sa lahat po sa atin ngayon, kadalagahan, kabinataan, mga nanay at tatay, nais kong ibigay sa inyo ang tekstong Romans 12:10. Okay? Romans 12:10, love one another with brotherly affection. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Okay? Maliwanag po ba mga kapatid? Ang aking pong dalangin bago ako umupo, ang pag-ibig nawa ng Diyos at ang kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay ay mapasa ating lahat. Hari naway magsilbing inspirasyon ang araw na ito sa mga babae at batang naaabuso na may pag-asa sa ating Panginoon at lipunan. At sa lahat ng mga kababaihan at kabataan na narito, tayong lahat, ay may magagawang mga dakilang bagay sa ating lipunan sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Tapikin po natin ang ating katabi. Sabihin po natin, mahal ka ng Diyos, kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Pwede na po tayong maupo. Mga kapatid, ito po ang titiyakin ko sa inyo. Hindi ko man kayo tanungin lahat. Meron dito sa ating kalagitnaan ang nakakaranas ng inaabuso. Mga kapatid, yung iyong pagtapik, pagsabi sa kanya na mahal ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa, ay isang malaking inspirasyon na sa kapatid na ito. Kaya, never leave a day behind na hindi nagpapalakas sa ating kapwa, sa ating kalagitnaan. Okay? Maraming salamat mga kapatid. End it now! Oh, nalimutan. End it now! No to violence! God loves you! And leave no one behind because God loves you. Doktora Lenie Casimiro, Cavite Satellite Field of Central Luzon Conference, Certificate of Appreciation presented to Dr. Lenie Casimiro for her great commitment and dedication to the service of our Lord Jesus Christ, seen through her valuable contribution as speaker with the theme Leave No One Behind and Violence Against Women and Children. Given this 14th day of October 2018, during the Violence Against Women and Children and It Now celebration held at the Bacoor Coliseum, Springville Subdivision, Camellia, Bacoor City, signed by Vice President Pastor Ephraim Parulan, Executive Secretary Pastor June Canoza, Treasurer Sir Joey Popwe, and yours truly. We are very blessed. Thank you so much, ma'am. Mm.
Maraming salamat po, Dr. Iroano po. At maraming salamat po sa isang napakagandang mensahe para sa magulang, sa kabataan at sa mga anak niyo po. Ngayon po ay